Hunin ng uwak ang siyang maririnig sa tahimik na gabing yun. Palipad-lipad ito sa himpapawid at tangiliwanag lamang mula sa buwan ang pumapanglaw sa paligid. Hindi nagtagal ay dumapo ang ibon at kasabay nito ang palahaw na pumunit sa katahimikan ng gabi. Mas nangibabaw ang palahaw ng isang babae na humahalo sa hunin ng uwak. Kalong ng babaeng iyon ang bangkay ng kanyang asawa na halos magkulay ube ang buong katawan dahil sa mga pasang tinamo. Duguan rin ito dahil sa tinamong 17 saksak sa katawan. Nakahandusay naman sa tabi niya ang bangkay ng kanyang anak na lalaki na naliligo sa sariling dugo. Kalunos-lunos din ang tinamo nitong sugat sa buong katawan. Mga walang hiya! Sigaw ng naghihinagpis na ginang bago binalingan ang bangkay ng kanyang anak. Napakabata pa ng anak niya para maranasan ang kalupitang tinamo. Lalo siyang naghinagpis nang makita ang kaawa-awang anak na walang kahit anong saplot sa katawan. Mahigpit niya itong niyakap kasabay ng pagtangis. Anak, patawarin mo ko. Wala akong nagawa. Humahagulgul niyang bulalas bago muling binaling ang tingin sa asawang walang buhay. Nanginginig ang kamay na hinaplos niya ang ulo ng asawa kasabay ng mga pagluha. Siya man ay sugatan din at nilapastangan. Iniwan na nag-aagaw buhay at duguan. Subalit malaking pagkakamali na iniwan pa siyang humihinga ng mga salarina. Niyakap niya ang kanyang mag-ama kasabay ng malalakas na pagtangis. Francisco, mahal ko, pangako, maghihiganti ako. Nanginginig sa labis na galit at pagdadalamhati na bulalas niya. Nais niyang maghiganti ngunit nangihina na rin siya. Hindi niya alam kung kakayanin pa niyang mabuhay. Tulong! Tulong! Paus ang tinig na bulalas niya. Dumapo ang uwak sa kinaroroonan ng mag-anak. Sa nanlalabong paningin ng babae ay naaninag pa rin niya nang magbagong anyo ang naturang uwak. Naging isa itong matandang babae na may nakakakilabot na itsura. Gusto mo bang mabuhay pa? Tanong nito sa malalim at garalgal na boses. Tila ba ito ay nanggagaling sa kailaliman ng lupa? Tumango ang babae habang pilit na pinanlalabanan ang pagpikit ng mga mata. Mabubuhay ako. Maghihiganti ako sa mga Gonzales. Kaya tulungan mo ko. Tugon ng babae na halos magsumamo sa matandang kaharap. Kung ganon, tanggapin mo itong birtuda. Wika nito. May inilabas itong itim na mutya mula sa bunganga at ipinasa sa kanyang bibig. Pinilit niyang umanga at tinanggap iyon dahil sa kagustuhang mabuhay. Kung iyon lamang ang paraan ay hindi siya magdadalawang isip na tanggapin yun. Napakadulas ng mutyang nahulog sa bibig niya. Dumiretso ito sa kanyang lalamunan hanggang sa sikmura. Nakaramdam siya ng kakaibang init at tila ba hinahalukay ang kanyang loob. Napahiyaw siya ng malakas dahil sa labis na sakit bago tuluyang mawalan ng malay. Makalipas ang 3 buwan simula nang maganap ang kalunos-lunos sa trahedya sa mag-anak, ay nagsimula na rin ang kagimbal-gimbal na pangyayari sa Barrio de Gonzales. Ang baryo na ito ay pinamumunuan ng pinakamayaman at makapangyarihang angkan sa lugar nila. Sila ang batas sa lugar na yun at ang sino mang kumalaban ay mamamatay. Subalit ng mga nakaraang mga araw ay tila ba sila ang napaglalaruan. Umalingaungaw ang balita sa radyo. Isa na namang bangkay ang namataan pasado 2:00 ng madaling araw. Nakita ng mga nagroronda sa mismong lupaina ng mga Gonzales ang naturang bangkay.
halos hindi na makilala dahil puno ng galos at nawawala pa ang lamang loob. Kalaunan ay nakilala rin ang bangkay na nagmula sa angkan ng Gonzales. Umalingaw-ngaw ang putok ng baril sa loob ng mansyon ng mga Gonzales. Nawasak ang radyo na tinamaan ng bala at kasabay naman ang pagdagundong ng boses ng aristokratong dona. Punyeta! Ilang ulit ko na bang sasabihin sa inyo na patay ninyo ang gumagawa nito sa pamilya ko? Mga inutil! Dumadagundong na sigaw ng matandang lalaking may hawak na bastona. Agad namang napaluhod ang mga lalaking kaharap ng dona sa takot na sila ay mabalingan ng galit. Pasensya na po kayo, senyor. Hindi po talaga namin kilala kung... Hindi na naituloy pa ng lalaki ang nais sabihin nang muling dumagundong ang boses ng dona. Lalong nangatal sa takot ang mga naroon dahil alam nila kung ano ang kayang gawin ni Senyor Gonzales. Hindi kilala? Ang tagal ko nang pinapahanap sa inyo pero wala pa rin kayong nakikita. Inutil kayong lahat! Sigaw nito na dumadagundong sa buong kabahayan at humalo sa huni ng uwak na umaaligid sa mansyon. Lalo namang nangatal sa nerbiyos ang mga tauhan nito. Pasensya na! Bago pa man matapos ng lalaki iyon na, ay umalingaw-ngaw na ang putok ng barila sa paligid. Tumama sa ulo ng lalaki ang bala ng malagintong baril na hawak ni Senyor Gonzales. Mula sa di kalayuan ay dinig ng isang babae ang malakas na putok ng barila. Hindi rin nakaligtas sa pandinig ng babaeng iyon na ang dumadagundong na boses ni Senyor Gonzales. Ngumisi ang babae habang nakatanaw sa mansyon. Hanggang sa ang kanyang pangisi ay naging malakas na paghalakhak. Ano ang pakiramdam ng mawala na minamahal sa buhay, Senyor Gonzales? Saad nito sa sarili habang lumalapad ang ngiti. Ang mga mata niya ay mas lalong nanlisik dala ng labis na pagkapuot. Simula pa lang ito ng paghihigante, Senyor Gonzales. Mariing sambit ng babae bago nilisan ang lugar na yon at tuluyang nilamon ng kadiliman ng gabi. Kinabukasan ay isang magandang babae ang mahinhing kumatok sa pintuan ng mansyon ng mga Gonzales. Pinagbuksan siya ng kasambahay na si Nina at halos matulala ito nang makita kung sino ang kumakatok. Isang magandang babae na may malarosas na pisngi, maalindog na pangangatawan, malaanghel na mukha at alon-alon ang mahaba nitong buhok. Hindi mapigilan ni Nina na papatitig sa napakagandang mukha ng kaharap. Tila na umid ang kanyang dila at hindi na makapagsalita. Magandang araw, ako nga pala si Ignacia, ang bagong katulong. Pagpapakilala ng babae habang nakapinta sa mga labi ang matamis ng ngiti. Doon naman tila natauhan si Nena. Mabilis nitong pinapasok si Ignacia bago nauutal na nagsasabi nga. Ako naman si Nena. Katulong din ako dito. Halika, pasok. Nang makapasok ay bumungad sa kanya ang grandisyosong sala ng mga Gonzales. Nagpaalam si Nina para tawagin si Senyor Gonzales. Subalit bago pa man ito makaalis ay bumungad na doon ang matandang lalaki. Agad na nagbigay galang si Nena rito. Tila isa itong hari na niyuyukuran, subalit si Ignacia ay nanatili lamang na nakatayo habang nakatitig sa matanda. Naglakad ang matanda palapit kay Ignacia at nang nasa tapat na ng babae ay marinitong itinukod ang hawak na baston. Taas noon namang tumitig si Ignacia sa matandang lalaki. Saglit na bumalatay ang pagkagulat sa mukha ni Senyor Gonzales, pero saglit ay unti-unting bumalatay sa mukha nito ang nakakalokong pagngisi. Ignacia, ikaw pala. Siniswerte ka pa rin. Bulalas nito bago marahang hinawi ang buhok niya.
Mariin namang naikuyom ng babae ang kamao para pigilin ang namumuong galit. Napakaganda mo pa rin, Ignacia. Nabalitaan kong patay na ang mag-ama mo. Sambit pa ng matanda bago inilapit ang mukha sa buhok niya at sinamyo ito. Labis ang pagpipigil ni Ignacia kaya Mariin na lamang niyang ipinikit ang kanyang mga mata. Sabihin mo, ano ang naisipan mo at pumunta ka sa mansyon ko? Nagbago na ba ang isip mo? Pumapayag ka na ba sa alok ko? Tanong ni Senyor Gonzales. Para sa kanya ay isa lamang mahinang nilalang si Ignacia. Isang mahinang babae na hindi magagawang manakit o pumatay kaya hindi sumagi sa isip niyang paghinalaan ito sa lahat ng nangyayari. Alam mo kung bakit ako narito? Hindi ba't ginipit mo ko at tinakot muli para lang magtungo rito? Yamot na tugon niya sa matanda. Hindi pa kasi nakontento ang matanda sa pagpapahirap sa kanyang pamilya. Pinatay pa nito ang mag-ama niya at nang malamang buhay siya ay muli siya nitong ginipit at tinakot para lamang makuha siya sa mansyon. Iyon ang malaking pagkakamali ng Don. Inaasahan ko ang masarap na masahe mamaya, Ignacia. Bulalas ng Don habang nakatingin ng may halong pagnanasa kay Ignacia bago ito tuluyang umalis. Naiwan naman silang dalawa na nakatayo lamang ni Nena. Bakas sa mukha nito ang pag-aalala habang si Ignacia ay ngumisi habang matalim na nakatitig sa papalayong Don. Nang gabing iyon ay hindi agad dinalaw ng antok si Ignacia. Tulog na sa kabilang higaan si Nena, ngunit si Ignacia ay dilat na dilat pa ang mga mata. Naalala niya ang dahilan ng pagkakapaslang ng kanyang mag-ama. Nakusronadahan siya ni Senyor Gonzales nang minsang makita siya nitong namimili sa palengke. Simula nun ay pinasundan na siya ng mga tauhan nito para alukin ng malaking halaga. Gusto siyang gawing kirida ng Don at tumira sa mansyon ng mga ito. Pero hindi siya pakawalang uri ng babae. May asawa at anak na siya at mahal niya ang mga ito. Tinanggihan niya ng paulit-ulit ang alok ni Senyor Gonzales noon. Subalit, nuknukan talaga ng kademonyohan ang naturang Don. Hindi ito sanay na hindi nakukuha kung ano ang gusto kaya idinaan nito sa dahas. Iginapos siya sa harapan ng kanyang mag-ama para makita niya ang paghihirap ng mga ito. Luhaan siya at nagmamakaawa pero bingi ito sa bawat pakiusap niya. Pinatay nito ang mag-ama niya at pinahirapan din siya bago iniwan para mamatay. Hindi nagkaroon ng katarungan ang nangyaring krimen dahil hawak ng mga Gonzales ang kapulisan. Napapaikot ng pamilya Gonzales ang batas. Kaya naman buo ang loob ni Ignacia na siya na ang magpapataw ng kaparusahan kay Senyor Gonzales. Mariing itinikom ni Ignacia ang mga kamao dahil muling bumangon ang galit niya. Malaking pagkakamali mo na dinala mo ko sa mansyon na to, Senyor Gonzales. Dahil titiyakin kong magsisimula na ang kalbaryo mo. Mariing sambit ni Ignacia. Nakaramdam ng pagkalam ng tiyan si Ignacia. Tila hinahalukay ito at isa lang ang alam niyang makakapawi ng gutom niya. Tumingin siya sa natutulog na si Nena habang nagsisimulang tumulo ang kanyang laway. Agad niyang iwinaksi ang tingin kay Nena bago mabilis na tumalon sa may bintana. May naaamoy siyang buntis. Ang amoy nito ay kanyang sinundan. Napapalitan niyo siyang uwak bago naghanap ng madadaanan papasok sa kwarto nila, Crisanto at Carmela. Ang buntis na asawa ng anak ni Senyor Gonzales. Ang maaliwalas at namumula at nakakaakit na mukha ni Ignacia ay napalitan ng nangungulupot na pisngi. Mahaba at matutulis na ngipin at ang maganda na maalon itong buhok ay napalitan ng nanlalagkit at malaalambring buhok. Sumuot siya sa maliit na siwang ng bintana para makapasok sa silid ng mag-asawa.
Nang magtagumpay ay muli siyang bumalik sa anyong halimaw. Lumapit siya sa kama at pinagkatitigan ang dalawa. Payapang natutulog si Carmela, katabi nito ang asawang si Crisanto, na ngayon ay mahimbing din ang pagkakatulog dulot ng kalasingan. Mas lalong naglabasan ang mga naglalakihang butin ng laway ni Ignacia dahil sa nakakatakam na amoy ng bata mula sa tiyan ni Carmela. Crisanto, isa ka sa nagpahirap sa aking mag-ama, kaya lintik lang ang walang ganti. Aniya sa nakaririnding tunog ng boses. Magbabayad ka! Singhal niya bago mabilis na nilapa ang mag-asawa. Bago pa man makapag-ingay ang mga ito ay nagawa na niyang itarak ang matalas na kuko sa lalamunan ng dalawa. Kinabukasan ay ang makatindig balahibong palahaw ng kasambahay ang umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Nagkagulo ang mga taong naroon at mabilis na pinuntahan ang pumapalahaw na iyak. Nadatnan nila ang kasambahay na nawalan ng malay. Sa bungad ng kwarto nila Crisanto at Carmela. Isang makatindig balahibong tanawin ang bumungad sa kanila. Nakakabaliktad ng sikmura ang kalunos-lunos na sinapit ng mag-asawa. Umaalingasaw ang masangsang na amoy sa buong paligid. Nagkalat ang dugo sa sahig na tumalsik pa sa mga dingding. Natagpuan ang mag-asawang Crisanto at Carmela na magkatabi sa kama habang naliligo sa sariling mga dugo. Kalunos-lunos ang itsura nila. Wakwak ang tiyan, puno ng kalmot ang buong katawan at nilaslas pa ang leeg ng mga ito. Ang ikinasindak pa nila ay ang parehong walang lamang loob ang mag-asawa. Kahit ang limang buwang sanggol sa sinapupunan ni Carmela ay wala na rin. Ang ilang parte ng katawan ng mag-asawang tulad ng binti at mga kamay ay isinabit sa kung saan-saan na tila ba palamuti. Tuluyang sumuka ang mga nakasaksi dahil sa nakakadiring tanawin na yun. Iisa lang ang pumasok sa isip ng mga kasambahay. Aswang ang pumatay sa mag-asawa. Tumabi kayo! Tumabi kayo! Dumadagong-dong ang boses ng senyor habang hinahawi ang mga kasambahay at tauhan niyang nagkumpulan sa tapat ng silid ni Crisanto. Nasindak ito nang tuluyang bumungad ang nakakarimarim na tanawin. Ilang saglit na natulala ang matanda bago tuluyang napaluhod dahil sa panghihina. Humagulgol ito ng malakas dahil sa nangyari sa anak at sa mismong tahanan pa nila. Si Crisanto na lamang ang natitira sa anak niya pero maging ito ay pinaslang na rin. Pati ang kanyang apo na hindi pa naisisilang ay hindi rin pinalampas kaya wala nang natira pa sa kanya kundi ang kayamanan. Kayo mga alipin ko, hanapin ninyo ang pumatay sa mga anak ko. Ang sino mang makakapagpadala sa akin ng aswang o kahit ano pa mang uri ng mamamatay tao na yan ay magmamana ng kayamanan ko. Tungayaw ng doon bago muling bumulanghit ng iyak. Nagbulungan ang mga taong naroon dahil sa laki ng pabuya ng matanda. Nakakahalina ang pabuya nito at siguradong marami ang magkaka-interes na mapatay ang aswang. Subalit hindi nila alam kung sino ang pagbibintangang may sala dahil sa napakaraming tao ang inaragabyado ng mga Gonzales. Dahil sa labis na pagtangis ay hindi na kinaya ng don at tuluyang nawalan ng malay. Sinena ng mga sandaling iyon ay kakatapos lang magsuka dahil sa kanyang nasaksihan. Napatingin ang babae kay Ignacia na nakangisi habang nakatingin kay Senyor Gonzales. Mas lalo namang nabulabog ang silid dahil sa pabuya ng senyor at hindi na napigilan ni Senyor Gonzales ang sarili. Ang mata niya ay naglibot sa buong sekta ng silida at bumagsak sa sahiga. Bigla namang kumulo ang tiyan ni Nena at hindi napigilang masuka. Pagkatapos noon,
Ang paningin niya ay nanlumo at ang huli niyang nakita ay ang mukha ni Ignacia na nakangiti habang nakatingin sa lahat, lalong-lalo na sa nakahandusay na si Señor Gonzales. Dahil sa nangyari sa angkan ng mga Gonzales ay nagsimulang matakot ang mga tao. Kung tunay ngang aswang ang pumapatay ay hindi malayong patayin din sila dahil ubos na ang angkan ng mga Gonzales. Nangangamba ang lahat na baka isa sa kanila ang susunod na mabiktima. Si Nena naman ay labis ang nadaramang takot lalo na tuwing nasa paligid si Ignacia. Simula nang makita niya itong nakangisi sa karumal-dumal na kamatayan ni Crisanto at Carmela ay nagkaroon na siya ng pagdududa sa babae. Pilit labang niyang itinatago ang takot dahil ayaw niyang madamay sa galit ni Ignacia. Nais niyang isuplong ang babae pero natatakot siya nga baka patayin siya nito. Dahil sa nangyari kina Carmela at Crisanto ay nagsimula ang pagbabago sa ugali ng Don. Naging matatakotin ito at tila wala sa sariling katinuan. Katulad ng mga sandaling yun, nakatago ang matanda sa loob ng kabinet at kinukutkot ang sariling mga kuko. Malala ang naging trauma nito dahil sa nangyari sa mga anak at sa kamag-anak na rin. Ang matanda na lamang ang natitirang Gonzales sa lugar na iyon. Lumangit-ngit ang pintuan kaya lalong sumiksik sa kabinet ang matandang lalaki sabay bulong na nga. Nariyan na ang aswag. Marahang pumasok si Nena sa loob at nagtaka pa ito nang hindi makita ang amo. Nakapagdesisyon na siyang sabihin ang hinala niya at hihingi na lamang ng proteksyon sa matanda. Ito na lang kasi ang nag-iisang Gonzales at umaasa siya na tutuparin ng Don ang sinabi nitong ipapamana ang kayamanan sa taong makakapagturo kung sino ang aswang. Nakita ni Nena ang paggalaw ng pinto ng kabinet kaya nagtungo siya roon at marahan nitong binuksan. Lumayo ka sa akin, aswang. Aswang, lumayo ka. Natatarantang sigaw ng Dona. Senyor, ako po ito. May dapat kayong malaman. Giit ni Nena habang pinipigilan ng amo sa pagwawala. Ayoko sa'yo. Aswang ka. Aswang ka. Sigaw nito habang itinutulak si Nena palayo sa kanya. Senyor, kilala ko na kung sino ang aswang. Giit ni Nena. Talaga, Nena? Sino ang aswang? Tanong ng boses babae. Natigilan si Nena dahil kilala niya ang boses na yun. Ignacia, ikaw ba yan? Tanong ng senyora na sinisilip pa ang kinaroroonan ni Ignacia dahil nahaharangan ito ni Nena. Nang masigurong si Ignacia nga ay mabilis itong lumabas sa kabinet at yumakap kay Ignacia. Mabilis namang tumalilis paalis si Nena dala ng takot habang si Ignacia naman ay inakay ang Don para maupo sa kama. May dala siyang pagkain para dito at siya na mismo ang magpapakain sa matanda. Titig na titig si Señor Gonzales sa kagandahan ni Ignacia. Ang babae lamang ang nagpapakalma sa matanda at ito rin ang personal na nagpapakain sa kanya. Bawat pagkain isinusubo ni Ignacia ay agad niyang kinakain dahil abala siya sa pagmamasida sa mukha ni Ignacia. Hindi niya napapansin kung ano ang pagkain isinusubo sa kanya. Natigil na lamang siya nang bigla siyang mabilaukan. Nang tignan niya kung ano ang matigas na naisubo ay singsing ang nakita niya. Iyon ang singsing ni Crisanto. Tinignan niya ang mangkok na kinalalagyan ng pagkain at halos masuka ang matanda nang makita ang nakalitaw na mata. Siya ay nasuka at halos ilabas niya ang lahat ng kinain. Maluha-luha ang matanda habang walang tigil sa pagsuka. Hindi nagtagal ay puro dugo na ang lumalabas sa kanyang bibig. Ignacia, ikaw ang aswang. Hindi na natapos si Señor Gonzales ang kanyang sasabihin dahil bigla na lamang itong bumulagta habang nakatirik ang mga mata.
Napahalakhak si Ignacia nang makitang wala ng buhay ang senyor na nagpahirap at pumatay sa kanyang pamilya. Nararapat lang sa'yo yan, senyor. Wika niya bago ito iwan. Sa labas ng pinto ay nakasilip si Nena. Hindi siya tuluyang lumayo nang lumabas siya ng silid dahil gusto niyang makatiyak na si Ignacia nga ang salarin. Patakbo siyang bumaba para maghanap ng mapagsusumbungan. Siya ay dumiretso sa kusina dahil nakasalubong niya ang mayordoma. Tila nang hihina ito habang naglalakad kaya mabilis niya itong sinalubong. Manang, si Ignacia! Aniya pero hindi siya nito pinansin. Humawak lang ang mayordoma sa tiyan bago nagsimulang sumuka ng dugo. Agad na napaatras si Nena. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Nang matiyak na kahit ito man ay nalaso na rin ni Ignacia, ay tinuloy na niya ang pagpunta sa kusina. Masangsang na amoy ang bumungad sa kanya. Nakita niya ang ibang mga katulong pati na rin ang tauhan ng doon. Nakahandusay ang mga ito sa lapag, puno ng suka at mga dugo. Napaiyak si Nena at hindi malaman kung ano ang gagawin. Natataranta na siya habang umiiyak na sinabunutan ang sarili. Nang makapag-isip ay mabilis siyang naghanap ng kutsilyo na pwede niyang gamitin panlaban. Mabuti na lamang dahil inuna niyang puntahan ang don kanina kaysa kumain, kaya hindi siya kasama sa mga nalason. Pero hanggat nariyan si Ignacia ay tiyak na nasa panganib ang buhay niya. Itinago niya sa likod ang kutsilyo at akmang tatakbo na para tumakas palayo sa mansyon, pero natanawan na niya si Ignacia. Naglalakad ito na walang kahit anong emosyon sa kanyang mukha. Nena? Sambit ng babae. Napaupo si Nena dahil hindi na kinaya ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Dala ng labis na takot. Tinakpan din niya ang bibig para hindi makalikha ng ingay. Pinipigilan niya ang paghikbi pero hindi niya magawa. Nena! Bulyaw ni Ignacia kaya halos matumba sa gulat si Nena, lalo na ang bumungad sa kanya ang nakangising mukha ni Ignacia. Patras na umisod palayo si Nena habang nakatingin kay Ignacia. Sa bawat pag-usod niya palayo ay siya namang paghakbang nito palapit kay Nena. Ignacia, wala akong kasalanan sa'yo. Parang awa mo na. Mautal-utal na sambit ni Nena sa pagitan ng paghikbi. Ngumisi lamang si Ignacia habang patuloy sa paglapit sa kanya. Malapit nang dumilim at natitiyak niyang malapit na rin itong maging halimaw. Kaya hindi mapigilan ni Nena na mas lalong matakot. Siya at si Ignacia na lamang ang buhay sa loob ng mansyon, kaya wala nang tutulong pa sa kanya. Marami ka nang dinamay na inosente. Tama na, Ignacia. Maawa ka. Bulalas pa ni Nena sa pag-asang maawa sa kanya ang babae. Bakit? Naawa ba kayo sa mag-ama ko? Pinahirapan sila sa harapan ninyong lahat pero wala kayong ginawa. Nanood lang kayo habang pinapahirapan ang buo naming pamilya. Sigaw ni Ignacia. Labis ang galit niya sa mga taong nakatira sa mansyon. Sa bakuran ng mansyon sila pinahirapan pero kahit isa sa mga ito ay walang tumulong. Wala rin nagsuplong sa mga pulis kaya naman wala rin siyang mararamdamang awa sa mga ito. Unang kita pa lamang ni Ignacia kay Nena ay alam na niya kung para saan ang takot sa mga mata nito. Natatakot ito sa sariling multo dahil nakasaksi ito ng krimen pero piniling manahimik. Ignacia, wala kaming magagawa dahil hawak rin ng mga Gonzales ang buhay namin. Patawad, Ignacia! Bulalas ni Nena habang walang tigil sa pagluha. Huli na, Nena. Sa iyo matatapos ang aking paghihigante. Singhal ni Ignacia bago nagpalit anyo. Nawala ang kagandahan nito at napalitan ng malahalimaw na wangis.
Nang matapos makapagpalit ng anyo ay sinugod nito si Nena. Pabilis namang kinuha ng babae ang kutsilyong itinago niya sa kanyang likuran at sinalubong ang pag-atake ni Ignacia. Bumaon sa puso ng halimaw ang kutsilyo. Napadaing ito sa sakit kaya mas lalo pang idiniin ni Nena ang patalim na nakabaon sa dibdib ng aswang. Hindi pa siya nakontento. Hinugot niya ang kutsilyo at paulit-ulit na ibinaon sa dibdib ng halimaw. Wala ring tigil ang paghiyaw niya dahil sa halo-halong emosyon na lumukob sa kanyang dibdib. Nang mapagod ay kusang tumigil ang kamay niya sa pagsaksak. Nabitawan niya ang kutsilyo at napatitig na lamang sa dugo ang mga kamay. Bumulwak naman mula sa bibig ni Ignacia ang itim na mutyang ipinasa sa kanya ng isang aswang. Samantala, tumayo si Nena habang nagpapalinga-linga sa paligid. Napasabunot ito sa sariling buhok kaya humalo doon ang dugo ni Ignacia. Hindi na kinaya ni Nena ang mga nakikita lalo na nang makita niyang duguan rin ang suot niyang damit. Tumalsik sa kanya ang lahat ng dugo ni Ignacia. Siya lang ang nag-iisang duguan sa loob ng mansyon na mananatiling buhay. Bumunghalit siya ng iyak hanggang sa unti-unti itong naging mataginting na halakhak. Makikita ang ningning sa kanyang mga mata, sinyalis na siya ay tinakasan na ng katinuan. Patay na ang aswang, akin na ang buong mansyon. Bulalas nito bago muling humalakhak ng malakas.